magandang umaga po. Sa ating ebanghelyo ngayon, ay ang mga Hudyo ay pinipilit si Jesus na bigkasin na siya na nga ang Kristo. Di ba? At paniliwanag niyan, matagal niya sinasabi ito. At sa bandang huli, ay sasabihin niya ang isa sa kalapastanganan para sa mga Hudyo na ako at ang Ama ay isa. At Kristo, ibig sabihin ay ang hinirang, ibig sabihin may movement po doon, the anointed one. Siya ninalagyangan, hinirang nilagyan ng langis sa ulo. At ang Kristo ay ibig sabihin din ay ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Ang Mesiyas na hinihintay ng Israel at ng mga Hudyo. At ito rin magiging dahilan sa pagkakapaslang sa ating Panginoon. Pero tingnan nyo, sa unang pagbasa sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, sa Antioquia, tinawag na ang mga alagad na Kristiyano. At ito ang dadaling pangalan nila. Pangalan lang hanggang ngayon, tayo ay Kristiyano. Tayo ay mga alagad ng Mesiyas. Tayo mga alagad at tagasunod. Tagasunod ng Mesiyas. At ang Mesiyas ay karugtong ito. Ang pangalang Kristo ay laging kadugtong ng pangalan ni Jesus. Jesus Kristo. Jesus Christ. Diba? At ito ang pangalang dadalin natin. Kahit sabi sa mga pag-aaral ay tatlong beses lang nagamit ito sa gawa ng mga apostol at sa aklat ni Pedro. Pero ito ang tumatak sa atin. Ano ba ang mga tawag sa mga tagasunod ni Kristo sa Acts of the Apostles? Ang tagasunod ng daan. Followers of the way. O kaya, tawag din sa kanila, mga followers of the Nazarene. Ha? Mga tagasunod ng Nazareno. Pero hindi ito ang dumating sa atin ngayon. Hindi tayo tinatawag na mga Nazareniano o mga mga tagasunod ng daan. Hindi. Tayo, kung natawagin tayo ng mundo, lagi Kristiyano. At sabihin na lang kung anong sa bahagi ng kasaysayan, kung anong sangay tayo ng Kristiyanismo. At yun, tayo ay mga Katoliko. Tayo ay mga yumayakap sa lahat. Katolikos. At sa pinagbulan na ito sa Antioquia, may ibang nagsasabi na may kasunod at may hidden meaning ika ang salitang Kristiyano. At ito yon. Ito rin ang pagkakilanlan sa kanila na sila ang mga hindi sumasamba sa emperador. At lahat ng sakop ng Imperyo Romano, ang sinasamba ay ang emperador. Siya ay Panginoon ng lupa, Panginoon pa rin siya ng kanilang kaluluwa. Ang emperador talagang total hold sa mga Romano. At makikilala nga sila hanggang sa persekusyon ng mga Kristiyano na sila yung mga kakaibang tao. Ang sinasamba ay si Kristo at hindi nila sinasamba ang Diyos na emperador ng mga Romano. Ang emperador na Diyos na mga Romano. At kaya,
kahit papyaw lang na binanggit ito, na dito unang tinawag sila ng mga Kristiyano, ay kailangan sigurong ang pinagmulan, ang pinaka-birthplace ng bagong tawag sa atin na Minana ay ating idangal ngayon. Tinawag tayo ng Kristiyano simula sa lungsod ng Antioquia. Amen.